Ayan, welcome back mga boss. At ito, gagawa natin ng review o comparison itong dalawang brand at dalawang model ng integrated amplifier na medyo magkahawig talaga ang itsura nila. So, titingnan natin kung ano-ano yung mga functions, features nila. Isa-isahin natin, ipagko-compare natin sa bawat isa. So, meron tayo ditong Sakura AB733. Ayan. Digital karaoke mixing amplifier. At yung sa taas naman mga boss ay UMAC 1518BT na DB audio. So na ano natin to, na isipan natin na gawa ng comparison, kasi nagkataon kasi na meron tayong repair na UMAC na hindi pa kinukuha at meron tayong gagawin na Sakura. Magkahawig to na magkahawig sila, na kunting-kunti lang yung diferensya. Tingnan muna natin yung mic section. Sa mic nila mga boss, kung mapapansin nyo, tatlo yung kabitan ng mic. Yan, tatlo. 1, 2, 3. Lahat ng function nya pare-pareho. Echo, yan. Yan. Kung titingnan nyo, parehong-pareho. Halos wala talagang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang siguro, kung masasabi natin na titingnan nyo, ay yung ano. Yung knob. Yun. Pagdating naman dito sa Sakura, yung music niya ay may sarili ring tone control. Ayan, yung music. Ayan, may tone. May volume, low, mid, high. Tsaka music input selector. Ayan, A or B. Ayan. Tapos ito naman yung pinaka master. So, pati sa microphone, lahat na andito na. So, volume, balance, low, mid, high. Ayan pa rin. So, meron din yan yung DB audio. Ayan. Meron siyang low, mid, high din, katulad nito. Low, mid, high. Tsaka yung master naman niya, yan. Kaya lang, ang wala dito sa Sakura 733 ay yung function niya na Bluetooth, USB, SD card, yan. Tsaka yung ano siya, merong speaker selector na A or B. Yan, pwedeng A lang, pwedeng B lang. So wala yan sa Sakura. Ang mayroon naman sa Sakura na wala sa ano, yung MP3 input. Yan, walang ganyang features yung UMAC 1518BT. Yan. Tsaka yung ano, yung input din ng ano, ng DB audio ay auxiliary 1, auxiliary 2, USB, BT, FM. Tapos meron siyang tuner na wala sa Sakura 733. Yan. Tsaka tuning knob. Ayan. Yan lang nagkatalo. Tapos itong ano, ang declare na watts nitong DB audio 1518BT ay ano, 1800 watts. Samantala ito, ang declare naman na watts niya ay 450 watts. So malamang itong 1800 watts ay peak power o PMPO. Hindi lang natin alam kung PMPO din yung watts nito. So tingnan natin yung likod, ilagay muna natin dito yung camera. Yan, ikutin natin. Bukas na pala itong ano, kasi gagawin ko nga itong ano. Ito naman yung likod niya. Ayan, kung makikita nyo, sinasabi ko na 450 watts ba ito. Pero magkakaroon ng confusion dyan mamaya, kasi yung disparity sa power ang layo. Mamaya ipapaliwanag ko. So ito yung likod ng Sakura, napakasimple lang. Mic out, A, B, auxiliary din yan, yung input nya. Tapos yung effector nya, yan. Yung effector nya, tapos yan, output na. Mayroon din ganyang features yung DB audio. So ayan, mayroon din siyang mic out, auxiliary 1 and 2, effector, tsaka yung output na dalawa. Ang nadagdag lang kay DB audio, yung kabitan ng AM, FM antenna. Yan, mga boss. So sa features, lamang si DB audio. Pero sa power, tingnan natin yung power na pinoproject ni DB audio, kasi 1800 watts. Versus 450 watts by 2. So mga boss, wala tayong sound check dito. Baka may mag-expect. Ang
ni-review natin dito ay mismo yung physical o yung actual na laman ng bawat amplifier sa mga features niya. Doon tayo magbabase kasi yan ang perspektibo o point of view ng isang katulad kong technician na nag-repair ng amplifier. So, teka lang. Bubuksan natin tong DB Audio at pagkukumpara natin yung laman. Ayan mga boss. So, binuksan na natin. Kung mapapansin nyo, sa kaha, mas malaki yung kaha ng DB Audio. Mas malapad kasi yung inilat nila ditong space. Yan. Yan. Dito sa Sakura naman, ayan, mas maiksi siya ng konti. At sa lapad naman siguro, halos same lang sila. Wala akong panukat dito ah. Tingnan natin tong ano. Kuha tayo. Nahiram kasi mga boss yung metro ko. Ayan. Sukatin natin yung pinakalapad niya. Ayan. So, 12. Mga ano, 12 plus 4. Mga 15. 15 inch yung lapad ng ano. Dito naman sa kanya. So, 12 hanggang dito sa may B. Ngayon, mga 14 and a half din. So, konti lang ang diferensya na tama ba dito? Sukatin natin, 12 sa may DB Audio. So, halos konti lang yung difference nila, mga boss. Sa heatsink naman, tingnan natin yung heatsink nila. Okay. Heatsink naman nila ay 10 and a half. Bali nga, baka sa centimeter kung sumakto. So, yung pinakalapad ay 26. Tapos yung pinaka-height, may ano kasi yan eh. May nakapatong na ano, kaya dito tayo magsusukat. 26 centimeter. Tapos yung pinakalapad niya ay 7. 7. Tapos yung pinakakapal niya, 4. Ayan o, 4. Papansin nyo. So, dito naman, wala siyang nakapatong na katulad nito ho. So, sukatin natin yung ano niya. 8 or 9. Nice. So, mas malapad siya ng ano. Mas mataas ng konti itong heatsink niya. Yung lapad naman niya ay 26 din. Ayan o. 26 din. Kaparehas lang. Yung kapal niya halos ganun din ata. 4 din. Yan. Okay. Tika lang. Paano ba to? Sa supply naman, mga boss, sa supply. Tingnan natin yung transformer ni ano ni DB Audio. Yan, 2018 to na version ng DB Audio. Ayan yung supply niya. 47. Yan, 47. 47047 yung output voltage ng secondary ng transformer. So yung tiningnan natin ay mismo yung supply ng amplifier section. Sa kabila naman mga boss. So tika lang, mukhang alanganin ah. Lagay muna natin dito uli. Yan, dalawang DB Audio. Yan. Tagilid na lang natin mga boss. Medyo nahirapan na tayo mag ano ano. Maliit lang kasi yung table ko. Ayan. Supply muna nitong ano, ang hanapin natin. Ito nakita ko yung supply ng ano. So yung supply ng Sakura hindi makita no, ilawan nga natin. Ayan o. Sana mano makuha natin. Ayan, 12, 24. Tapos 42. 42 mga boss, ayan oh. 42 siya, 42 ayan oh. Ano pa to? 12 to ah. Ay hindi, 42. Parang 12 titingnan dito sa camera no. Kasi yung angulo niya eh. Baba pa nga natin. Ayaw mag-zoom.
hirapan talaga tayo. Ang hirap naman ng camera na to. Ano kasi siya mga boss eh, ayaw dito mag-sumo sa ano. Teka lang, ibaba nga natin to. Baka sakali matingnan na maayos dito. Ayan, 42042. Ibig sabihin mga boss, mas mataas ng 5 volts. 5 volts lang naman ang diferensya sa kanila. Pero may epekto na yan sa power. Ayan, 5 volts yung diferensya. So mas mataas ang supply ng DB Audio. Tsaka yung capacitor nyo na gamit ay, tika lang, paano ba to? Ulitin nga natin. Ang hirap to. Balik na rin natin. Okay. Ayan. Yung supply na yung capacitor na ginamit sa ano sa 733 ay 10,000 microfarad 63 volts. Tapos naman sa DB Audio ay 10,000 80 volts. Yung gamit niyang power transistor ay C5200 at saka A1943. Yan. Teka lang, itayo ko nga. Mukha nahirapan tayo. Hirap nito ah. Hinihingal ako ah. Yan. Yan. So kung mapapansin nyo mga boss, idea lang. Ilagay ko muna dito ha. Balik ka rin ah. Para ano, ilapit natin na konti. Yan. Tanggalin natin yung ilaw. Ay, madilim na no. Madilim. Madilim pala. Teka lang. Kung mapapansin nyo, yung sinasabi ko lagi na yung board ng DB Audio at saka board ng 733 ay pareho. Pati sa Kibler, pareha din. Yan mga boss. Pare-pareha yung ginagamit nilang board. Bakit nagkakatalo sa power? Sa tingin ko sa pag-declare na lang ng ano yan. Teka lang, hindi talaga akong tinto. Pasensya na sa mga viewers ko. Makulit ako eh. Yan. Para ma-ano natin, ma-emphasize natin yun. Ayan. So, mas okay at ang ganito. Kung mapapansin nyo, itong mismong board na ginagamit ng dalawang amplifier na to, na magkaiba yung kumpanya, magkaiba ang pangalan, halos same lang sila. Nagkatalo lang sila sa mga dagdag na features. Katulad nito, nilakihan ng capacitor, tapos ang ginamit na diode ay dalawang bridge diode. Yan. Dito naman, ang ginamit naman na capacitor ay 10,063 lang. Tapos gumamit siya ng single na diode na yan. 618 ang tatak yan, 618. Tsaka dito naman, na dagdag lang na feature sa DB Audio, itong relay para sa system A, system B na speaker. Yan, mga boss. Pero yung ano, yung design talaga ng board niya mismo, yung amplifier section, pati yung relay section, halos same lang din talaga, pati IC na ginagamit nila. Kumbaga, same lang talaga yung board, medyo na iba lang ng bahagya. Ano ba yun? Ang kulit ko no? Same na same, pero na iba ng bahagya. May mga dinagdag lang dito kay DB Audio, na wala dito kay Sakura. Pero in terms of power, alin ba dito mas malakas? Sa tingin ko mas malakas ng konti yung DB Audio at may additional siya na features. Ano bang additional na features ni DB Audio? So, ang additional na features ni DB Audio, yung mga katulad USB, FM, speaker selector, yan. Pero mga boss, bilang technician, kung tatanungin nyo ako, bakit ito 1,800 watts, bakit ito 450 watts? Sa tingin ko, mas realistic yung nilagay na power ni ano, o dineclare na power ni Sakura kaysa dito kay DB Audio. So, para sa akin,
Personal opinion ko to. Pwede kayong kumunta, pwede namang ano, pwede namang sabihin yung hindi totoo. Pero personal opinion ko, hindi naman talaga aabot ng 1,800 watts si DB Audio. Pero mas malakas siya dito sa ano, sa 733 kasi mas mataas ng konti yung supply at saka 5 volts lang naman nila mang. Kung mailalakas naman to si ano, DB Audio, siguro hindi naman nagkakalayo katulad nung declare nila na ito 450 watts lang per channel, ito naman 1,800 watts. O mapapansin nyo naman mga boss, kung medyo technical kayo o medyo naka-dive in kayo sa electronics, mapapansin nyo yung board niya, yung design, parehas lang po yan. May mga dinagdag lang na konti. Pero mismo yung kung paano tumakbo yung main amplifier niya, same lang din dito sa DB Audio. Yan. Yan lang po yung review ko dito sa ano, Sakura 733 at saka DB Audio. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.